Ano na? Ano na? Ano na mga pamangkin? Nandito na ang inyong Tito E featuring mga tilaok ng manok, tahol ng aso at malamang malakas na tunog ng electric fan. So, yon, marami kayong mga ibang maririnig bukod sa akin. Pero eto na nga, hindi ko na patatagalin pa. Welcome to my second vlog at pag-usapin natin ang 10 senyales na dapat ka nang mag-resign sa trabaho mo. Yeah? I'll go straight to the point sa aking mga disclaimer tungkol sa topic na ito. Kahit medyo demonyang-demonya ang makeup ko ngayon. Hindi ko naman layunin na demonyuhin kayo sa pagre-resign, okay? Hindi yun yung goal ng vlog na to. Ang goal ko dito is makatulong lang kung sakasakaling napapaisip ka na right now. Like, naguguluhan ka talaga kung gusto mo na ba talaga mag-resign or gusto mo na talaga pero hindi mo sure kung ito na ba talaga yung right time para gawin mo yon. So, yun yung goal ko. Yung mabigyan ka ng linaw. Oo. At saka, itong topic na to, matagal na tong nakasulat. Matagal ko na tong sinulat siguro mga 3 years ago pa sa aking vlog, BLOG. Oo, dati nagbo-vlog ako haba-haba ng mga sinusulat ko doon. Ayun. So, itong topic na to, kung hindi ako nagkakamali, ito yung may pinakamaraming views, or should I say, pinakamaraming nakabasa. Gusto niyo palang mabasa yung mismong vlog, nilagay ko na rin sa description yung link papunta doon. Kung gusto niyo mabasa yung original version, okay? Oo, so meaning, sa tingin ko talaga maraming nagsesearch tungkol dito. So sa tingin ko, kailangan na itong ma-share sa mismong YouTube channel ko. So hindi ko na patatagalin pa, makinig kayo mabuti at sana makarelate kayo or matulungan ko kayong gumawa ng isang mahusay na desisyon pagdating sa pagre-resign. Sampung senyales na dapat ka nang mag-resign sa trabaho mo. Number 1, hindi na sapat ang sweldo mo. Okay, sa totoo lang, depende kasi talaga sa tao yung konsepto ng mababa at mataas na sweldo. Depende sa tao, bakit? Kasi magkakaiba tayo ng needs, pangangailangan, and lifestyle. Diba? To be honest, minsan na rin ako nag-settle for less pagdating sa compensation and benefits. Pero sooner or later, napagtanto ko na we don't work just to survive, we work to improve the quality of our lives. Diba? Kayo rin naman, diba? Gusto nyo na mag-improve yung kalidad ng buhay ninyo. Kaya nga tayo nagtatrabaho eh. Hindi naman tayo nagtatrabaho kasi gusto natin na ganyan lang tayo, ganito lang tayo habang buhay eh. Okay, dito sa Pilipinas, kultura na natin yan na nakatira tayo sa parents natin hanggang sa pagtanda natin. Wala naman masama doon. So, kung ikaw, nakatira ka pa rin sa parents mo hanggang sa nagtatrabaho, kahit nagtatrabaho ka na, maswerte ka. Kasi at least kahit papano, sabihin na natin na kung hindi ka talaga nag-aabot sa bahay ninyo, at least Solo mo pa yung sweldo mo. Kung hindi ka naman breadwinner or hindi ka naman nag-aabot sa inyo, eh, mapapakinabangan mo pa yung buong sweldo mo para sa pansarili mong ginhawa. Pero, pagpalagay natin, nakatulad mo ko. Kasi ako, right after college graduation, bumukod na ako. So, medyo maaga-aga akong nag-independent living. Kasi graduate ako, 19 years old ako. So, agad-agad yun, walang pahipay ngayon. Wala yung parang enjoy muna or something. Hindi, sabak agad sa trabaho. Anyway, going back na nga, ang dami kong kwento tungkol nga kasi sa sweldo kong pinag-uusapan natin. So, noon time na yon, nung independent living na ako, ibang usapan na. Kasi, guys, hindi din naman kasi talaga akong maluho. Pero, wala na talaga akong ano, wala na talaga akong pera for shopping or whatever. Meron man, pero, talagang kailangan ko lang din yung bibilhin ko. Kasi, guys, ito ha, ang dami kong binabayaran. Kuryente, tubig, renta, internet. Meron din akong cable during that time. Para naman hindi ako, di ba, bored na bored sa apartment ko. Groceries, siyempre isa pa yun. Tapos, yung pamasahe ko pa, papasok at pauwi galing trabaho. At siyempre, yung baon ko, pangkain. So, yun yung mga main. Tapos, meron pang iba-ibang pang mga small expenses na pumapasok. So, isipin nyo na lang, guys. Diba? Bilang isang fresh grad. Ano na nga ba yan? Ang dami-dami kong kwento. What's my point? So, pag gano'n na, iba na yung lifestyle mo eh. Marami ka nang binabayaran. So, dun, pag doon, mafe-feel mo na hindi na sapat yung sweldo mo. Diba? So, yun yung ibig kong sabihin. Depende kasi sa lifestyle mo. Kung wala kang mga bayarin na ganun, hindi mo talaga masyadong mafe-feel na kinukulang yung sweldo mo. Pero pag mga may ganun ka ng mga responsibilidad na mga binabayaran, nag-iiba. Nag-iiba yung standard mo sa kung kailan mo masasabing enough na yung sweldo mo. Not to mention, kapag may binubuhay ka na pamilya, ibang usapan pa yun. Oo, pwede ka naman talaga magtipid. Kasama naman kasi talaga yun sa mga pwedeng strategy. Pero tanungin mo rin ang sarili mo kung masaya ka ba sa ganun. Diba? Na dinedeprive mo na, umaabot ka na sa point na dinedeprive mo na yung sarili mo sa lahat ng bagay. Oo, para lang maipilit na pagkasahin yung sinusweldo mo, diba? Yun lang naman yung sa akin. Parang pag umabot ka na sa point na ayaw mo nang pumunta ng mall kasi parang nasasaktan ka kapag may nakikita kang gusto mo pero hindi mo mabili-bili, diba? Or hindi ka na makasama sa mga lakad, ganyan, or sa mga inuman, ganun. Kasi wala ka na talagang pang-ambag, nahihiya ka ng sumama. Alam yun, at saka yun nga, pag ubos na kagad yung sweldo mo sa needs mo pa lang, hindi na, ano na yan, sa tingin ko, hindi na sapat ang sweldo mo. Mag-resign ka na! Number 2, hindi tugma ang boss mo sa'yo. Oo, wala naman talagang perfect na boss. At some point, meron ka talagang hindi magugustuhan sa supervisor or manager mo. Okay? Kailangan mo naman talagang pakisamahan ng boss mo eh. Kasi tao lang din yan, kumbaga kaya nga kayo nandyan ng mga tao niya, mga subordinates niya, para punan yung mga pagkukulang niya kung meron man. Pero wag naman sana masyadong madami, no? So yun na. Going back,
kahit umabot na sa point na binigyan mo na ng panahon, di ba, parang, kasi syempre minsan kasi sa umpisa, ano pa yan eh, kumbaga storming stage pa yan eh, kumbaga hindi nyo pa ganong gamay yung isa't isa, kinikilala nyo pa yung working habits ng bawat isa, pero pag medyo tumagal-tagal na eh, hindi pa rin nagbabago yung pakiramdam mong yun. Huwag mo nang hintayin. Huwag mo nang hintayin na sumabog ka. Kasi meron tayong fine line between the tolerable, yung tolerate mo pa, yung kaya pantiisin, at yung tinatawag na ticking time bomb. Magiging ticking time bomb ka na kapag parang tinitiis mo lang. Ganun. So, huwag mo nang hintayin na umabot sa point na sumabog ka talaga at hindi maging maganda yung exit mo, di ba? At least mas magandang makapag-resign ka ng matiwasay. Kasi, lalo na kapag ano, hindi akong bibigay ng mga example, kasi alam mo yun, baka... Yon, baka may mga makapanood nito na mga dad ko naging boss. So, hindi na ako mag-specify ng mga example na base sa sarili kong karanasan at baka mapaaway tayo. So, yun na. Pero meron kasi talaga mga sobrang, sorry for the word, kupal. Kupal na boss. Yung talagang willing talagang manira ng buhay ng empleyado niya. Willing silang manira ng buhay para sa sariling, pansariling interest. So, you don't work for a superior that will make you end up being compromised. Mag-resign ka na! Number 3, hindi tugma ang mga kasamahan mo sa'yo. So it's either hindi tugma ang mga kasamahan mo sa'yo o ikaw ang hindi tugma sa kanila. Pareho lang yun. Alam ko naman, wala naman talagang perfect na colleagues at lalong hindi ka rin perfect, diba? Pero sabihin na natin na 5 o 6 na araw kang nasa opisina or kung saan man yung workplace mo kahit hindi opisina yan. So meaning, yung workplace mo, ikalawang bahay mo na yan. So yung mga katrabaho mo, nagiging ikalawang pamilya mo na sila. So kung hindi mo sila makasundo, pwede naman nating sabihin na madadaan naman yan sa pakikisama, depende naman sa iyo yan, depende naman sa tao yan kung gaano kagaling makisama. Pero kasi merong mga circumstances na hindi na kinakaya ng pakikisama. Kapag medyo may mga below the belt na talagang nagaganap. At meron din talagang mga kupal na katrabaho. Sorry for the word, pero kupal talaga kasi yung tamang adjective sa kanila. Nagagawa sila ng mga bagay ha, para mapahama ka, lalo sa trabaho. Para mabudshot ka, para magkaroon ka ng memo or whatever. May mga ganong tao. Oo. At saka hello guys, ipupusta ko lahat ng assets ko. Yan, parang ang dami. Kahit saan kumpanya ka magpunta, merong tinatawag na chismisan mula sa outfit mo, pagpapasok ka sa work, or sa itsura mo nung araw na yon, hanggang sa mga pinaka-personal na bagay tungkol sa buhay mo, mawawalan sila ng respeto at limitasyon sa kung hanggang saan lang sila pwedeng manghimasok tungkol sa buhay mo, di ba? At saka yun nga, yung mga nagtatraidor-traidor na yan, meron lang akong isang word na sasabihin, politika. Yan lang naman talaga kadalasan ang, ano dyan eh, ang motivator niyan kung bakit nila ginagawa yan sa'yo. Everybody wants to be on top, di ba? Everybody wants to be the king and queen. So, inggitan there, inggitan here. So, yun na nga yun. Pinoy, crab mentality, di ba? Yun naman yung tinatawag na crab mentality. So, naghihilahan tayo pababa. Hindi na bago yan. Matagal na yan nangyayari sa kulturang Pinoy. Wala mang perfect na team or department, pero definitely, meron kang magiging trabaho na meron kang makikita kahit small circle lang within the team na tolerable enough na sila na yung magpapasaya sa pang-araw-araw ninyong trabaho na magkakasama. Ako honestly, may mga nakatrabaho naman ako na gano'n na kahit may mga buwisit, ano naman, kumbaga nagiging balance eh, kasi oh my gosh, nagko-concert talaga yung mga manok, nag-distract ako. Anyway, yun na nga, magbabalance naman, kahit may mga leche, eh meron ka naman talaga mga magiging kaibigan din. So hanggat hindi mo nangahanap yun, alam mo na kung anong dapat mo gawin. Mag-resign ka na! Number 4, may mas magandang oportunidad sa labas! Come on, you don't ignore a better opportunity, di ba? Kung nakita mo na mas promising yung career growth, personal development, better schedule, better facilities, higher salary, or yun nga sa tingin mo, mas marami kang matututunan doon, di ba? Hindi mo basta-basta pinalalampas yung mga ganong bagay. Kung nakikita mo kung ano man yung rason, kung nakikita mo na mas okay siya sa current job mo, i-grab mo na yun, di ba? Kasi alam mo, parang jeep lang yan eh. Parang jeep lang yan. Kumbaga, dumaan na. Hindi mo pa pinara. Nag-inarte ka pa. Sa tingin mo ba, pagbalik niyang jeep na yan, wala pa yung sakay na iba. Hindi ko na ito pahahabain eh. Marami naman kasing factors. Pero gusto mo ng example, appraisal. Yung tinatawag na appraisal is yung pagtaas ng sweldo kadalasan kada taon. So kung yung pinataas ng sweldo mo, sapat lang na pang kape sa Starbucks, yung tipong isa lang yung mabibili mong ganun. Kung yun lang yung tinataas ng sweldo mo taon-taon, tumingin-tingin ka na kasi alam mo, baka meron namang ibang opportunity sa labas na mas sulit na pagbuhusan ng pagod at panahon mo. Mag-resign ka na! Number 5, malayo sa tinapos mo. Hindi natin makakaila, marami ng tao ngayon na nasa industriya na malayo sa kursong tinapos nila. Actually, isa yan sa mga top resignation indicators. It is called job mismatch. Kasi kumbaga, hindi nagmalayo. Malayo talaga yung nature ng job dun sa course na tinapos mo. Well, wala naman talaga tong kaso sa mga ano. Yung mga hindi naman talaga nila gusto yung inaral nila ng college, di ba? Pero, paano na lang ikaw? Paano ka na lang na gusto mo talagang i-pursue yung field na inaral mo, di ba? So, naiintindihan ko naman na kinuha mo yung trabaho na yan kasi syempre, kailangan mo ng pera, di ba? May pangangailangan tayo. Kumbaga, no judgment naman eh. Kumbaga, yan yung naglalagay ng pagkain sa kapagkainan ninyo and it actually pays the bills. Pero, aabot ka sa point na ma-feel mo na gusto mo talagang i-pursue yung career na matagal mo nang gusto. Kumbaga, which is yun nga kadalasan yung inaral mo. Kung ako sa'yo, i-pursue mo na yan. Kasi,
tao ka lang, hindi ka computer, okay? So, eventually, makangalawang ka, kakailanganin mo na ng refresher, di ba? So, the more na nagtatagal ka sa trabaho, sa industry, na malayo sa gusto mong gawin, sa tinapos mo, is mas lalong bababa yung chance na ma-hire ka talaga sa industry na gusto mo talaga, di ba? Yakapin mo. Yakapin mo kung ano talagang gusto mong gawin. Do something about it, and for sure, magiging masaya ka sa career mo. Do what you love to do, and get paid for it. Mag-resign ka na! Number 6, malayo sa bahay mo. Seryoso, hindi mo nagbibiro. Actually, malaking factor din talaga ang location ng workplace mo. Sige, sabihin na natin na sanay ka na sa biyahe, pero pagpalagay natin na papunta, isa't kalahating oras, pauwi, isa't kalahating oras din. Example lang yun, ha? Alam ko mayroong iba dyan, mas mahaba pa dun yung biyahe. Okay, so naisip mo ba yung total travel time mo? Okay, let's do the math. Pagpalagay natin, ibabasa natin sa example ko na, wait lang guys, nagko-concentrate ako. Sabihin natin na yung example ko kanina na isa't kalahating oras papunta, isa't kalahating oras pabalik. So, ibig sabihin, 3 hours ka a day. Tapos, meron tayong 4 na business weeks. Wait, 5 business days, 4 business weeks. Tapos, syempre, meron 12 months in a year. Did you catch my drift? Yung 3 hours na travel time mo, i-times natin sa 5 araw na pumapasok ka. Kunwari lang ha, kasi iba na 6 eh. So, 15 hours. 15 hours na travel time mo sa isang linggo. Tapos, yung 15 hours mo, i-times natin sa 4. Oo, kasi 4 yung business weeks sa isang buwan. So, 60 hours ang total travel time mo sa loob ng isang buwan. Tapos, yung 60 hours na yun, i-times natin siya sa 12 months kasi nga 12 months in a year. So, ang kalalabasan is 720 hours. Oh my gosh! 720 hours ang total travel time mo sa loob ng isang taon. 24 hours a day, 30 days a month. So, 24 hours times 30 days is equals to 720 hours. Okay, so, meaning, ang katumbas niyan is isang buwan. Isang buwan kang nasa kalsada sa loob ng isang taon. Diba? Tama. Does it make sense? Does it make sense to you? Diba? So, sa buong buhay mo, sa loob ng isang taon, isang buwan ang katumbas nun na nasa biyahe ka. Diba? Ang laking oras nun, ang laking panahon nyo ng buhay mo na nasasayang. Na kung nagamit mo na lang yun sa ibang bagay, ano? Kaysa nagkikipagsapalaran ka sa traffic. So, papaandaran mo ako ngayon ng ayos lang. Malaki naman ang sweldo ko eh. Teka, marami nang nadali dyan sa malaki-malaki sweldo na yan na kahit malayo yung biyahe. Isipin mo ha, kapag malayo ang biyahe mo, ang dami mo pang kakainin, ganun. Ay, kumbaga, ang dami mo small expenses. Diba? Minsan, magpapalipas ka pa ng rush hour, so tatambay ka somewhere, mapapakain ka, so gastos yun. Diba? Tapos syempre yung laki rin ng pamasahe mo. Mas malaki yung pamasahe mo syempre kapag malayo. Diba? Kumbaga, itong mga small expenses na to, pag pinagsama-sama mo to, ha, try mo lang, isumatotal mo siya. Ano magagawa ng malaki mong sweldo? Okay, aside from taking into account all those small expenses, hindi mo ba naisip yung convenience mo na lang sana para sa sarili mo? No, oo, kaya mga Pinoy, sanay na tayo sa mabigat na traffic ko, yung mga ganyang heavy traffic, parang wala na lang sa atin yan. Pero hindi mo ba naisip na kung sakasakaling hindi pala nauubos yung enerhiya mo sa biyahe, no? Kung hindi ka sana masyadong pagod, hindi kaya baka mas malilesan yung pagsusungit mo pag-uwi para hindi mo masungitan yung anak mo, yung asawa mo. Diba? Yeah. Mag-resign ka na! Number 7, para may iba naman kasi sawa ka na. Kapag sawa ka na, huwag mo na ipilit. Yun lang yun. Madalas nangyayari to sa rutinary na trabaho. Yung mga petics na trabaho, kung magayon, tipong kahit nakapikit ka, kaya mo nang tapusin yung mga gagawin mo. Yung feeling mo, nabububo ka na kasi wala ka ng bagong natututunan. Paulit-ulit na lang lahat ng ginagawa mo. Sawang-sawa ka na sa desk mo, sawang-sawa ka na sa mga pagmamuha ng mga tao sa paligid mo. Ganun lang siya kasimple. Ganun yung feeling kapag sawang-sawa ka na sa trabaho mo. So sooner or later, yung pagkasawa na yan, mawawala na enthusiasm mo sa pagtatrabaho. Kumbaga parang, ganun-ganun ka na lang. So, eventually, hindi ka na asset ng kumpanya. Magiging liability ka na. So, do them a favor and just, you know, go ahead and find a new environment that would motivate you again. Yung magbubuhay ulit na katawan lupa mo sa trabaho. Mag-resign ka na! Number 8, job burnout! Okay, so ano pinagkaiba nito sa pakiramdam na nagsasawa ka na? Dito naman kasi, hindi ka naman talaga exactly nagsasawa, pero napamagod ka na, alam mo yun? Pagod na pagod ka na. Ang dami-dami mong ginagawa, parang hindi na balance yung, ano, yung tasks. So yun na nga, pag ganitong pagod na pagod ka na, well, may ways naman. Pwede ka mag-unwind muna. Try mo mag-leave. Mag-vacation ka, di ba? Pero, kapag pagbalik mo, galing sa vacation, eh, ganun pa rin. Nasa burnout state ka pa rin yung tipong kapag gigising ka sa umaga, iisipin mo kung ano kayang pwede mong idahilan para hindi ka muna pumasok. Mga ganun. Pag mga ganun na yung thoughts mo, parang, kapagod, yun ko na, ganun. So, magpahinga ka na muna or humanap ka ng iba na. Humanap ka na ng iba. Ganun lang kasimple yun. Mag-resign ka na! Number 9, hindi na mabuti ang kalusugan mo. Ay, nako! Ako to. Diyos ko, naging suki ako sa ER dati dahil dyan.
ano to ha, sa tingin, marami sa atin ang hindi ito pinapansin, pero guys, sobrang importante nito. Sobrang importante nito na kapag sa tingin mo na nasa peligro na yung health mo, huwag mong i-ignore na walang amount of money na magko-compensate para sa kalusugan mo. Nagigets mo ba? Kasi ako dati, graveyard ako dati. Actually, shifting schedule. So, pag sinabi na maglilipat ka sa mid or sa morning, ganito, ganyan. So, nabaliw talaga ang body clock ko dyan. Hanggang sa yun nga, umabot sa point na nagkakasakit na ako, bumabagsak na yung immune system ko. So, anong point ko na porque may night differential, yun yung sinis ko dati, may night differential naman eh, so bawi naman, medyo mas malaki sweldo pag graveyard. O saan ba napunta yung night differential ko? Di ba sa gamot? Ganun din, di ba? Ay, walang biro guys, walang biro. Pag-isipan nyo itong maigi, kasi alam nyo, ang pagkakaroon ng sakit, yan ang number one. Yan ang number one na malakas makadiskaril ng financial stability. Di ba? Kasi syempre, bigla ka magkakaroon ng hospital bills. Di ba? Ano pa ba? Yun, yung mga maintenance ng gamot. At saka yung haba ng panahon na hindi ka nakakapagtrabaho, na hindi ka kumikita kasi nga nagpapahinga ka. Di ba? So, Sana medyo nakaka-realize kayo. Kung nangyari sa akin, nangyari sa mga kakilala ninyo, pwede rin yan mangyari sa inyo. Babawian at babawian kayo ng katawan ninyo kapag masyado na kayong sumusog sa trabaho. So, factor yan. Ramdaman mo yung sarili mo. Tansyahin mo yung katawan mo kung kaya mo pa o asama-sama na ng pakiramdam mo talaga, hindi na kinakaya. So, it's either magpahinga ka muna o maganap ka ng ibang mas magaan working conditions. Pwede naman yun. Mag-resign ka na! Last but not the least, number 10, hindi ka na masaya. Sa dinami-dami-dami ng mga sinabi ko kanina, ito yung bottom line eh. Kapag pakiramdam mo hindi ka na masaya, lumayas ka na pang ganyan. Diba? Kumbaga, para ka ng robot eh. Pasok, uwi. Ganun na lang yung cycle mo. Hindi ka na masaya. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mundo na hindi na nagpapasaya sa'yo. Okay? Yun yung bottom line nun. Alam mo yun, sobrang daming opportunity, sobrang daming trabaho na naghihintay para sa'yo. They are out there. There are so many fishes in the sea. Kumbaga, hindi mo lang talaga tinitignan. Work, job, career, expertise, professionalism, whatever you call it, bilang isang empleyado, malaking parte yan ng buhay mo. So, kumuha ka at manatili ka sa trabaho na may malaking kontribusyon sa kaligayahan mo. If you want to be happy, be. Madami na sinabi ko na signs dito on why you should resign from your job na alam ko naman na yung mga sinyales na sinabi ko, pwede pa rin naman talaga mapagtiyagaan. So, ako, para sa akin, hamak na gusto ko lang mag-influence, pero nasa sayo pa rin yan. Pag-isipan mo pa rin mabuti at huwag kang maging impulsive, pag-isipan mong maigi. Pero sa totoo lang, kaya ako talaga binlog to ngayon. Kasi, paparating na ang 13th month pay! Ay nako, lagi kaya yan, pag pumasok na yung 13th month pay, kasunod na nun, resignation letter, di ba? Ayun, so tinaiming ko lang talaga, timing na timing. Pero supposed to be, hindi pa talaga to yung second vlog, hinabol ko talaga sa 13th month pay. So yun na nga, bago kayo mag-resign, siguraduhin nyo rin na may buffer kayo, di ba? Mahirap mag-resign ng walang extra pera, di ba? Mahirap yun. Medyo delikado yung ganung move, lalo na kapag yun nga, may mga bayarin ka. So, diskartehan mo yun. Hindi ko na ituturo sa'yo kung paano yun, malaki ka na. Okay? So, yun na nga, nakaraos na ang ating second vlog. Maraming salamat mga pamangkin sa panonood. And of course, i-like mo na yan. Kung may mga napulot ka, kung hindi mo nagustuhan, i-like mo pa rin. Mag-comment ka na kung may gusto kang sabihin yes, comment down below, feel free to do that. And of course, i-share mo na tong video na to, lalo sa mga sa tingin mo mga maraming hanash sa trabaho, may mga pinagdadaanan, mali mo ito na yung makapagbigay ng enlightenment sa kanya, di ba? And of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And after mo mag-subscribe, pindutin mo yung bell icon para yan ang magiging magno-notif kapag meron akong bagong upload. Yun lang naman. Okay, this has been Tita Wi featuring mga manok at aso at kung ano-ano pa. This has been Tita Wi, the tita that you never had. Bye mga pamangkin! Pakabait kayo! Yeah? Mag-resign ka na!